maraming nasisilaw sa pera. Pero guys, hindi lahat pera. Hindi lahat pera. Tama, so, tama. Ang kailangan ng mga Pilipino, yung talagang may puso sa bawat isa. Paano makatulong, paano maging mabuhay, buhay natin na maayos. Alam niyo, makaahon tayo sa hirap kasi talagang medyo mahirap talaga. So sa ating ano naman, Vice Presidente. Sa ating Vice Presidente. Madam Sarah, maraming salamat at tumakbo ka. Kasi kailangan talaga namin ang katulad. Alam na ng mga kababayan natin yun na hindi pwedeng malambot dito. Hindi pwedeng easy-easy dito. Hindi pwede puro paganda, papogi lang. Kasi ilang beses na tayo nasilaw sa mga paganda, papogi, pasikat lang. Pero yung action talaga eh. Tingnan nyo kung sino yung gumagawa. Yan lang. Kung sino yung talaga may ginagawa. Mas yun ang tingnan natin. Hindi yung sikat lang ang pangalan. Hindi yung sikat lang yung pamilya o whatsoever. Pero sino may ginawa? Yun na lang. Doon tayo sa may ginawa. So, Batman, mga kababayan. Bilang isang Batman, agree ka ba sa unang hakbang ni Tay Sara na ibalik ang ROTC at Ano mo, debate po diyan. Kasi ang hirap sa Pilipino, gusto ng mga Pilipino easy. Lalo yung mga kabataan ngayon. Sorry sa mga kabataan ngayon. Gusto nyo lahat sinusubo sa inyo. Kaya nga sa bahay lang kayo, di ba gusto nyo naglalaro lang kayo ng games. Hindi kayo katulad ng mga bata dati naglalaro sa labas, nadadapa, nasusugatan. Hindi ng mga bata ngayon, nasa loob na ng bahay. Anong ginagawa? Puro cellphone. Ang lalambot ng tuhod, ang hihina ng katawan. Hindi napapawisan eh. Which is same thing. But ano bang meron dito sa ROTC? Actually, para sa inyo yan. Para sa inyo yan, para sa bayan. Hindi ginagawa ng, hindi sinusulong ni Sarah yon para pahirapan ng tao. Binibigyan kayo ng responsibilidad para gamitin nyo yung katawan nyo at saka utak nyo. Hindi puro games. Hindi puro pala, puro palamunin kayo ng mga magulang nyo. Pag ginagawa nyo yan, at least may ginagawa kayong step para makatulong sa bayan. If ever may mangyari, kayo yung pwedeng tumulong. Hindi yung may emergency nangyari. Ano kayo, lalampalan pa kayo. Sorry guys, hindi ko kayo dinidiscriminate o whatever. Pero yun yung problema sa atin eh. Mas gusto natin yung easy-easy lang eh. Hindi pwede ganun. Kaya saludo ako kay Sarah nung alam ko marami nagbabasya kanya na bakit ganyan, hindi mo kailangan yan, hindi yung ginagaya mo si Bamasa. No guys, sinasabi na ginagawa niyo para sa mga kabataan. Gamitin niyo yung lakas mo, hindi puro sa game. ATB Wanderer, baka makikita ATB Wanderer, ang YouTube channel ni Batman. Yun, sa Facebook page do at saka sa YouTube. Idol, isang tanong na lang. Yes, sir. Ilang taon na ginagawa mo itong pag-costume ng Batman? One year. Bago pa lang. Sana magkakasama-sama sila kanina, hindi kayo nagkakasama. Kasi nauna sila. Ang Spider-Man. Deadpool, Batman. Darna. But anyways, talagang siguro tinadhana na hindi ako makasama sa kanila. Kasi ako ngayon na nandito sa Europa niya. Yan. Mababa ako, sumama ako sa kanila, malamang umuwi na rin ako. Hindi ko sila interview, na video nila. Ngayon, nandito tayo ngayon, mag-usap-usap tayo. Yeah. Diba? Pero masaya ako dahil hinigan niyo ako ng pagkakataon. At hiningi niyo ako yung opinion ko bilang isang vlogger, bilang isang Batman, bilang isang YouTuber. Na, of course, meron ako sa din yung pananaw. Meron ako sariling opinion. So, yan mga kababayan. Sa lahat, salamat talaga sa inyo lahat. ATB Wonder, subscribe natin yan. Yes, pinakamainit na usapin ngayon, agree ka man na ibalik ang tunay na pangalan ng NAIA International Airport. Ano ba ang tunay na pangalan? Manila International Airport, nakakredit sa taong bayan. Ngayon kasi nakakredit kay Ninoy Aquino na hindi naman siya gumawa. Doon lang siya namatay. Yan ang problema. Yung nangyari naman yan, sino ba nakauwi? Diba? So talagang nagamit ang power dyan eh. Pero alam naman ng tao kung ano nangyari dyan eh. Masyado lang tinakpan. Kasi ang problema sa bansa din natin, kung sino nakaposisyon, kaya niyang kontrolin lahat kasama ng media doon. Pero ngayon, kung sakali yung mamakapwesto yung nararapat, siguro lalabasin kung ano yung dapat. Kung anong dapat ipangalan dyan. Kung kanina, oh my God, diba? Bayani ba? At tanong ko sa inyo, naging bayani ba? Hindi eh. Burgit namatay ka, hindi naman lahat na namamatay, nagiging bayani. Pero maraming revolto ah. Sino ba nagpagawa?
Sila din. Sila rin. Ang galing ng talong ni sir. Diba? Sila naman nagpagawa eh. Ito ko pwede ako magpagawa ng Batman dyan eh. Ako naman ang bayad eh. Revolto, walang bayad. Bagay yun. Bibili ka lang, alam ng tao yun. Bili ka lang simento at saka buhangin. Oo, di ba? Pero alam ng tao kung sino talaga diba? Ang gumawa ng tama at gumawa ng mali. Oh. Di ba? Masyado lang tayong kinokontrol ng media, kinokontrol ng may pera, kinokontrol kung sino nakaupo. Yung mga panahon na yun. Mm. Pero nung pumasok na si Duterte, nag-iba lahat. Oh. Ang daming nasagasaan. Yes. Which is, ako pabor ako dun kasi tama na kasi dati sobrang ang bansa natin. Easy go lucky lang eh. Oh. Di ba? Kasi lahat, kumakain ng masasarap yung mga nakapupo. Oh. Ba't kami may kailangan baguhin dyan? Diba? Pero, nung ngayon, nung mupo si Duterte, maraming bilangga. Maraming tinamaan. Which is, dapat lang. Kasi puro sila pakapig. Diba? Banggay naman yung mga hindi pumapalag kasi din dahil. Puro bulsa. Pero nung kay Duterte, alam niya yan. Satisfied ka ba kay President Duterte? Oo naman. No doubt. Comparing sa iba, kung hindi si Duterte, good luck sa bansa natin. Kung hindi si Duterte, nakaupo. Eh, paano yun? Yung kabilang bakod, ayaw ng war on drugs. Itutuloy yan ang unit team kung sakaling sila manalo, agree ka ba na ituloy para sa'yo? Yung war on drugs. Wala namang katapusan yan eh. Wala namang katapusan na laban yan eh. So, pili ko kahit sa ibang bansa, siguro i-minimize lang yan eh. Hindi mo naman kayang walain yan eh. Kasi definitely may nakapwesto dyan. Hindi mo mawawala kahit walang bansa ang zero drug siguro. Kung meron man, congratulations, pero siguro napaka-konti lang yung bansa na zero drugs. Pero sa bansa na lang natin, hindi mawawala yan. Real talk yun, hindi mawawala. Pero somehow, mabawasan man lang. Kasi minsan, sasabihin mo, inaano nila si Duterte, wala daw nangyari sa war on drugs. Pero still, kaysa walang nangyari, kaysa walang nabawas. Diba? Eh, ba't dati? May nabawas ba? Wala naman. Padagdag pa nga ng padagdag. Nagkaroon na ng konting bawasan nung nangyari na kanya. Naghanap buhay na. Eh, siyempre, kasi marami na ikinabaw niya. Pero yan eh. Ilutuan pa nga sa munting lupa eh. Bakit kaya? Tayo na rin ang makakasagot niya. Hindi naman tayo mga bobo. Kaya nga tama. Sabi nga ni Gidon niya, di ba? Yung atalas mo. Parang bobo. Kaya lang ang problema, kahit matalino ka, pero kung ano sa paligid mo at nakapwesto, ay bobo. Eh, mas bobo siya. Eh, bobo. Na kaya nilang manipulahin yung tama, maging tama. Yun lang ang kasad to sa isang mga Pilipino. Kaya, ang bansa talaga natin nakasalalay talaga sa leader. Yes. Masinang upo nakasalalay talaga. Hindi biro ang pagboto, hindi biro ang pagpili. At hindi biro, kung sinong makakaupo dyan, hindi biro ang magiging desisyon niya kasi talagang epektado talaga tayo maliliit na tao. Tama po yan. At wala tayong magagawa kundi manood sa show nila. Yes. Manalangin na lang tayo na sana maging tama yung desisyon nila para sa atin. Kasi kung hindi, patay na naman tayo. Yes. Sana wag na. Sana magtuloy-tuloy na kasi kahit papaano naging maganda na yun. Naging maganda na kahit papaano. Ayan. Maraming salamat. Salamat, sir. Kaya sa mga kapatid natin, last na. Wanderer. Saan? ATV sa Bisaya o sa Manila? Bisaya na lang. Sa Bisaya. Mga taga-Bisaya dyan, abangan nyo kami dyan. Pupunta rin kami dyan. Aabot din ang grupo ng mga vloggers diyan, gusto na makadalaw sa. Syempre hindi natin na ipagkakaila kung gaano karaming Bisaya ang nandito sa Manila ngayon na nakikipagsapalaran. 'Di ba? Na talagang sumusubok ng luck nila pero mga Bisaya laban lang. Yes. Laban. Salamat sir. Salamat. Salamat idol. Bayan ETV. Ayan. Eh ito ETV Wanderers. Subscribe natin Batman. Mamaya subscribe kita mamaya. Wanderer. Ayan. Mag-comment na ako sa video mo. Yan, thank you. Kami lang ambus sa'yo, sabihin ko doon. Kayo, siyempre, kayo lang naman nag-ambus.